Shout out to mama, shout out to mama.
sampai berapa uli dah? Senior citizen no habang nagsasara. Si Ma'am Ruby, nakalive po tayo Ma'am Ruby. Nakalive po tayo sa Facebook kayo. May problema na sa COVID-19. Powerhouse ang senior citizen. Tayo. In fact, kung po si Shanghai,
ng lockdown na po ang Shanghai. Okay, pangalawa, meron tayong problema pagdating sa mataas na presyo ng bilihin dahil po sa petrolyo. Dala po ito ng era sa Russia at saka Ukraine. Tama ba? Pangatlo, meron po tayong problema sa mga natural calamities. Sa katunayan dito sa Tacloban, ilang beses na po yung binabahan dito ng bagyo. Mga typhoon at yung ano sa pagbaka calamities. Tama ba? At palagay po ang utang ng bansa ng Pilipinas, trillions of pesos. Tama ba? Kaya kailangan po natin ngayon sa panahon na ito ang isang leader na galing sa mahirap. Isang leader na may puso ang mahirap. Isang leader na nakakaunawa kung paano ang maghirap. Isang leader na nagpapahal sa mahirap. At yan ay walang iba kundi si Mayor Isko Moreno Omagaso. Hindi na naman, mag-set po natin. Stop! Isa pa, stop! Maraming salamat, Tacloban. Alam niyo po, ako po ang taliyado ng aming po Mayor Isko Moreno Dumaroso, kandidatong senador. Ako po ang kandidatong senador ni Mayor Isko Moreno Dumaroso. Ako po ang tutulong sa kanya para ngayon ng bukas, para po maging maganda ang platforma ng gobyerno ni Mayor Isko Moreno. Marahil ay hindi pa po maganda, kaya nagpapakalala po ako sa inyo. Gusto niyo pa maging si Mayor Isko? Gusto niyo pa maging si Mayor Isko? O sige, maging muna po kayo sa akin, ha? Para inalabas si Mayor Isko. Bibo. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Ito po. Ako po yung pangpangilanan po para po makilala niyo po ang kandidatong senador ni Mayor Isko Moreno. Ang tawag po sa akin, Brother John Asunciones, pero ako po isang abogado. In fact, mayroon po akong dalawang anak na abogado mga pinata pa. Mayroon po dito mga dalaga na walang jowa. Pwede ba makawayasin po natin niya? Ano, pagkikinan po, may corporate season. Okay. Ako po ay nag-upisang mag-servisyo publiko nung ako po ay naging director sa Department of Transportation and Communication. Ang pagkakapos po, ako po ay naging undersecretary sa Department of Interior and Local Government. At kinaunan, ako ang naging secretary ng Department of Agrarian Reform. Kasama ko po si President Rodrigo Ramos Duterte na kapagbigay po tayo ng 100 milyon hektarya ng lupa sa buong Pilipinas. Okay, dito po sa Tacloban, ilang beses po tayo bumalik dito para makatulong sa ating mga magsasaka. Pero po lang po, meron po ba mga magsasaka dito? Okay, very good. Ang mga po, meron po ba kayong kapag-anak na magsasaka? Meron pa kayong tatay at tatay na magsasaka? Ayun naman pa lang. Ang mga po, ang mga magsasaka ay isa sa mga tunay na bayani ng ating bansa. Palakpakan po natin ang ating po mga magsasaka. Kung wala ang magsasaka, walang pagkain sa pagkailan. Tama o mali? Kaya kailangan po natin pag-ibayuhin ang agrikultura. Ako po ay tumatakbo sa senador dahil gusto ko ipagpatuloy ang pamimigay ng lupa hindi lang sa magsasaka, kung hindi sa lahat ng mahihirap natin ang kababayan. Okay po ba ang ganda? Ang ibinibigay po natin lupa, hindi po hihigit sa 3 hektarya
Suran Lupa. Ini Mantan Sila di Suran Lupa. Kenangan. Kenangan Dr. Penatel Sibir Stomoreno untuk sepunatel Kairon dan Atupanan ang ating program ito. Okay po ba sa inyo? Okay po. Ako po, ulit ito po, Attorney Brother John Castisolas, number 13 sa Kalota. Ano pong numero? Ano pong numero? Salamat po, Brother John Castisolas. Sana po, tulungan niyo po ako. Ano po? By the way, kailangan po natin pag-ibayin ang pagturo sa masasana. Ang presyo ng fertilizer ngayon, 2,600. Bago kasi. Kailangan po natin bigyan ang pagkakataon ng masasaka para makabangon sa kanilang pamumuhay. Tama o mali? Tama! Maraming salamat po. Muli, Attorney Brother John Castisolas, tulungan niyo po ako at si Mayor Somoreno, kasama po ng mga senador na nasa harap ninyo para magkaroon po ng progreso at kapayapaan ang ating bansa ng Pilipinas. Mabuhay si Mayor Somoreno! Okay, ano po ba yung number 13? Maayos po ba yung swerte? Sabi dito swerte, sabi dito maayos. Ang swerte ha? Okay. Anong numero ang maraming boto? Wala, hindi maroon eh. Yung 30. Anong number? 13. Oh, 13 lang. Ang pangatong natin. Maraming salamat po. Mabuhay po ang Kaklobo! Magkano dapat ang ayuda ng bawat isa? Magkano gusto?
tonang bisan samina mahanap ang sampung anak sa mga ng maraming anak nasa computer ihahatid sa gymnas ang ayona ng maraming anak sino man ang asawa hindi man ang tsura ito po naka-live po tayo Yan, naka-live po tayo. O yan, nandito po ang mga senior citizen. Pangunan ni Ma'am Ruby dito sa Tacloban. Yan. Mahirap mag-iwan. Powerhouse ang senior citizen. Ayan po sila. Magkaisa tayo sa Pilis Kilos. Para may buhay. Isko, Pilis Kilos. Pilis Kilos. Yan, okay na. Isko. Bawat segunda ng kibalita sa Hilanda ay importante sa Kloban. Itong batang ito nakasurvive. Ayokong may lumatay sa Odet. Bawat segunda pwede may lumatay. Kaya kailangan ng Pilis Kilos. Sa Kloban, we need a crisis manager. We need a hazard crisis manager. At yan ay walang iba. Si Isko Moreno Lumagoso. Libreng medikal. Alam niyo ba, Nanay Lola? Kakay, hindi nyo alam magkakasakit tayo, hindi natin halata. Nasa mata natin liver cancer. Yung aking ama namatay sa liver cancer. Kaya kailangan natin ng doktor na inisiniyan paano magkasakit. Libreng medikal. Libreng maintenance. Libreng check-up. Walang ambulansya, walang tubig, wala kaming puwalya, nagkalikasan kami, walang damit na nadala sa aming mga evakuasyon. Kaya Tacloban, Marawi, Typhoon Odette Leyte Samar, kaisa niyo kami mga volunteers para ipaglaban ang karapatan natin sa oras ng kalamidad at krisis. We need to protect the small, the weak, the PWD, the small and Kailangan ng patas ayuda. Okay po kayo, nag-deposito sa inyo, Gcash. Magkano nga, hindi ko marinig. 150. Kailangan ng batas. Kailangan ng batas. Nandito yung mga volunteer. Silang magkukwento sa amin. Mabuhay ang mga kapatid. Ayan, ang mayor, si Yorme, presidente na. Ready na kayo sa presinto, ha? Mag-watching ID kayo. Baka ilatapo kayo sa labas. Mag-IT kayo mga watcher. Kaya importante po. Ngayon sa Tacloban, we are here as your co-survivors, offering ourselves to the country. Ako ay naging rescue worker, crisis worker, humanitarian worker na nagdala ng ayuda galing Mindanao para sa Yolanda at sa Typhoon Odette. Kaisa ni Isko, ayaw niya ikwento si Isko. Pero si Isko, pinag-clearing operation ASAP, walang kapanya bawal sa amin, December, January, dahil nag-focus siya sa Odette, Leyte, Samar, dito sa Tacloban, naapektuhan din tayo, grabe po, ang ating mga nakita namin. Kaya, yan ang kailangan. Diba? Isko Moreno, Dumagoso, Crisis Manager, Samira Butok, Senator nyo, mga sinabi, John Castriciones Iboto, bilang Senator 13. Ipaglalaban ng karapatan nating mag-aral mga bata. Sino gusto ng loan? Sino gusto ng gadget? Playpen? Kyle Balita, ang edukador para sa Senado. Si Samira Butok, Marian Rivera ng Mindanao, pwede na ba maging senador niyo? Yes! Kung mag-selfie muna tayo, saan ang cellphone? Selfie ang ito. God first, everyone. Kalina. Pakita natin. God first. Pakita niyo ba, Bisa? Ipakita sa Visayas. Walang survey ng ISCO 4%.
Ito ang serving na totoo ang maraming tao mabuhay is from God first. Sabay-sabay natin sabihin, God first! Yan ang totoong serving. Ipakita niyo yan ngayong Monday. Mabuhay tayo ng Kaman. 32. Maraming salamat po. Yan ang return ito sa Maloka. Walang iba kundi si Sarmina Loco. Alright, so isunod po natin. Siya po ay naging konsehal ng lungsod ng Quezon ng 6 na taon. Kilala siya dahil nakapanood ninyo sa television sa legal drama series na kapag nasa Katwiran, ipaglaban mo. Para sa pamahay at libre at libre na servisyong legal para sa mga mahihirap. General Manager ng National Housing Authority ng apat na taon bilang AGM
135,000 families. Naging pangulo rin ako ng National Home Mortgage Finance Corporation ng 7 taon. Ipaglaban po natin ang pabahay sa Pilipinas. Ipaglaban po ninyo Jopet Season para Senador ng Republika ng Pilipinas. Ano ang pipiliin ninyo? Salita o gawa? Gawa! Pangako o pruweba? Kwento o resibo? Kwento! Ulitin ko, kwento o resibo? Resibo! Sinabi ninyo, resibo? Hindi! Mabuti na lang, may dalawang resibo. Ito ang resibo ni Isko Moreno, Dumagoso. Hindi ito kwento, ito ay resibo. Ito ay ginawa sa loob ng 3 taon kapag kayo ay pipili ng kandidato pagkapangulo. Hingan ninyo ng resibo at sa lahat ng kandidatong tumatakbo pagkapangulo, ito lang ang may pinaka mahaba na resibo. Ipapakita ko sa inyo. Ilang tupi? Meron pa! Meron pa rin sa likuran. Ang resibo ni Isko Moreno Dumagoso, meron pa bahay? Alam niyo ang tondo? Meron na po itong condominium 1, condominium 2, binondominium, Basay Community, San Lazaro Residences, San Sebastian Residences, Pedro Hill Residences, andyan housing, sa healthcare, 14, sa edukasyon, 10, sa social welfare, hindi ko na mabilang, sa redevelopment and tourism, mahigit 30. Tanungin ninyo ang inyong binoboto o pinagpipili ang kandidato pagkapangulo, si Isko Moreno lamang ang may resibong ganito kahaba. Si Isko Moreno lamang ang mapagkakatiwalaan, ang iniisip tao muna, mamamayan muna, servisyo muna. Si Isko Moreno lamang ang may kakayahan. Kaya ipaglaban natin ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Isko Moreno Dumagoso. Two joints! Mga two joints, sino may gusto ng resibo? Ayan. Wow. Sino na yan? Ang resibo na yan, huwag mong iwawala. Dahil yan ang resibo ni Isko Moreno, ang ginawa sa Maynila, gagawin dito sa Tacloban. Ang ginawa sa Maynila, gagawin sa buong Pilipinas. Ang mayor ng Maynila, gawin na nating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Isko Moreno Dumagoso. Nanggaling tayo sa pandemya, kailangan natin magtiwala sa isang doktor. Merong 60 million followers sa Facebook. Ipaglaban natin ang susunod na Vice President ng Pilipinas, Doc Willie Ong! At syempre, paglaban natin ang mga nanay. Meron tayong party list. Moka, party list 80 sa balota. Nandito si Moka Uson. Sinong pipiliin ninyong senador? Bago o luma? Bago o luma? Mabuti na lang bago kaming apat. Kapag kayo ay tinanong, sino ang iboboto nyo o bakit kami ang iboboto ninyo, ang sagot ninyo, bago kasi. Ulitin po natin, bago kasi. Bakit ninyo kami iboboto, senador? Bakit kami maglilingkod sa inyo ng tapat? Bago kasi ba? Balita? Go? Guto? Ka? Kastrisyones? Si? Season? Bago kasi balita, guto, kastrisyones,
Sison. Ako po si Jopet Sison, pinaglalaban ko pagpapalawid ng kalaman legal, pabahay, pagpapalakas ng barangay. Huwag po ninyong kalilimutan. Ano pong number ko sa balota? 5656. Sino po ako? Jopet Sison! Huwag po ninyong kalilimutan, 5-6 sa balota, Jopet Sison. Kapag nasa katwiran, bisita ngayong gabi. Siya ay may tatlong profesyon, registered nurse, midwife, at professional teacher. Isang ordinaryong batang probinsyano na umulan at tumulong sa madaming Pilipino. Ang mabuting balita para sa kalusugan, kabuhayan, at karunungan. Ang mabuting balita ng Senado, numero 6 sa balota, mga kababayan, please welcome Dr. Pwede ba mas silakas pa natin? Okay, pwede natin. Palakpakan ang may kasamang hiyawan lahat! Panalabanin natin ang lalaki, babae at saka LGBT. Tingnan natin kung sino mas maingay. Kumanda ang mga kalalakihan, kambina ko ng tatlo, sisigaw ng may kasamang palakpakan. 1, 2, 3! Okay, kumanda ang mga kababaihan. Mga babae! 1, 2, 3! At siyempre, may LGBT, umanda kayo! 1, 2, 3! Okay, yung mga nasa likod, kasali po ba namin kayo? Pwede mo marinig natin ang palakpakan ng mga nasa likuran? Alright, maraming maraming salamat po. Kami po ay narinito dahil kami mga aplikante sa inyo. Pero bago lahat yun, bago yun, gusto ko batingin muna ang lahat na mga taga-Tacloban. Mabuhay po kayo, palakpakan ninyo ang inyong sarili. Ako po ay may programa sa ABS-CBN, sa radyo, sa teleradyo, sa DZNN. Meron ako isang interview hindi makakalimutan. Yung gabi ng Yolanda. Ini-interview ko ang reporter namin at may narinig ako sa background na mga nagkakantahan. At nung tinanong ko sa reporter, kantahan ba ang narinig ko? Ang sabi niya, oo. Kako nangyari ang Yolanda, bakit may kumakanta sa background? Alam niyo ang sagot sa akin, kasi yun daw ang inyong pagpapatunay na kailangan mag-move on sa buhay, malungkot ang nangyari, subalit kailangan tumayo at kailangan kumapit sa pananampalataya. At yun ang mensahe ng awitin yun noong gabi yun. Palakpakan ninyo ang inyong sarili. Mga kababayan, kami ay aplikante bilang senador. May tanong si Jopet Sison, gusto ko lang ma-validate. Pag kayo ba ay mamimili ng senador, ano gusto nyo? Luma o bago? Bago! Kami po ay bago. At syempre, tama lang naman. Tama lang naman na kung gusto ninyo ng pagbabago, kailangan pumili kayo ng bago. Taas ang kamay na gusto ng bago. Taas ang kamay. Ang sabihin niyo, bago kasi. Bago kasi! Kami po ay bago, kaya kami nag-a-apply sa inyo. Pwede po ba ako mag-apply? Oo! Taas ang kamay na magsasabi na may problema tayo sa karunungan, sa edukasyon. Taas ang kamay. Natutuwa ba kayo? Taas lang po ang kamay lahat. Taas lang po ng kamay. Come on. Pwede ba mag-sumali po yung iba? Lahat po tayo sa sahe. Lahat po tayo mag-aanda.
Maynila. Inihanda ka na yung tablado para kay Isko Moreno. Kaya kailangan buhay na buhay. At gising na gising kayo. Pwede po ngayon? Ang community ko ang tanong, taas ang kamay ng may problema at kaniliwalang may problema tayo sa edukasyon. Taas ang kamay. Natutuwa ba kayong panuori na ganyan lang ang bata ngayon mag-aral? Hindi! Ganyan lang ang kamay. Natutuwa ba kayong panuori na ganyan lang sila mag-aral? Hindi! Talagay niyo ba natututo sila kagaya ng dati? Hindi! Talagay niyo ba yung mga murong tulad ko ay natutuwa ganyan lang sila magturo? Hindi! Gusto niyo naman bumalik sila sa paaralan? Kung mga kapana, meron pa rin takot. Mga kababayan, si Dr. Karen Balita po, ang kaisa-isahang lisensyadong guro at doktor ng edukasyon na tumatakbo sa Senado. Gusto niyo po ba magkaroon ng guro sa Senado? Gusto niyo ba ayusin natin ang edukasyon ng ating mga kabataan? Pwede? Pwede? Gusto niyo itali na ng isang guro sa Senado? Ako po si Karen Balita, number? Six! Everybody, number? Six! Taas ang kamay ang magsasabing meron tayong problema sa kalusugan. Dito po ba sa Tacloban, libre ang ano? Libre ang gamot? Yes! Libre ang ospital? Yes! Libre ang laboratorio? Yes! Gusto niyo ba magsakit? Yes! Mga kababayan, si Karen Balita po, ang kauna-unahang nurse at midwife na tumatakbo sa Senado. Pwede po ba mag-apply sa inyo bilang senador ang isang nurse at isang midwife? Sabi nung iba, alam ko nararamdaman nyo. Sabi nyo, teka lang, kanina teacher siya, kanina doktor siya ng edukasyon, pero ngayon naman nurse siya at saka midwife siya. Pasensya na po kayo. Masyado po ako mahiling mag-aral. Tatlo po ang aking professional license. Dalawa po ang aking doctoral degrees. Hindi ko sinasabi yan para ipagyabang sa inyo. Sinasabi ko yan dahil gusto kong patunayan na kwalipikado ako maging senador ninyo. Pwede? Pwede? Profesyonal ng kalusugan, profesyonal ng edukasyon. Yan ang ihahatid namin sa inyo. Alam niyo ba na ang may pinakamagandang platforma sa kalusugan ay si Isko Moreno? Gusto niyo ba ng problema? Gusto niyo ng problema? Sabihin niyo sa akin, sino ang pinili ni Isko para maging vice president niya? Anong pangalan niya? Si Doc Winnie Ombay, doktor o isang politiko? Doktor! Tayo ba'y nasa gitna ng pandemya? Doktor! Kailangan ba natin ng doktor? Doktor! Mga kababayan, sino ang nanunod kay Doc Winnie Ombay? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Kung may pangangailangan kayo sa kalusugan, tumakbo kay Doc Winnie Ombay libre. Pero ngayon, mga kababayan, sa nangangailangan ng tulong nyo, taas ang kamay, nagtutulong kay Doc Willie Rong. Taas ang kamay. Promise? Sigurado? Mga kababayan, ay nakita nyo na si Doc Lisa, oh? Doc Lisa, pagkakita ka dito. Ayan, Doc Lisa dito sa stage, para may camera. Palakpangan nyo po, Doc Lisa, oh? May nalakas pa yan. Ayan. Mga kababayan, huwag niyo kakalimutan si Doc Willie. Si Doc Willie yung may ordinaryong doktor? Hindi. Si Doc Willie yung ay isang internist. Siya ay isang cardiologist. At alam niyo ba, si Doc Willie yung ay graduate ng Masters in Public Health sa University of the Philippines plus valedictorian siya. Magaling ang hindi? Magaling ang Doc Willie yung. Pwede-pwede ba ni Vice President? Tama ako ba? Mga kababayan, may kilala kayo sa kalusugan yun, ha? Bilang profesional ng kalusugan, maniwala kayo si Doc Willie Ong ang pinakamagaling at pinakanghandang Vice President sa gitna ng pandemya sa Pilipinas. Mga kababayan, may kilala akong bata pinanganak squatter. Kumain ang tira ng ibang tao, nanguha ng basura, naging pedika boy. Pero nung nakaahon sa buhay, nag-aral sa UP, nagpunta sa Harvard, nagpunta sa Oxford para ihalangan ng sarili bilang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ano ang pangalan niya? Si Isko Moreno. Mahalaga kay Isko ang edukasyon. Kaya rin ako nandito bilang isa sa mga senador niya. Now, ang huling tanong, tapos na ako sa kalusugan. Tapos na ako sa karunungan. Kumbisito na kayo. Kailangan nyo ng profesional sa Senado. Kumbisito na kayo. Taas sa kamay ang walang pera. Taas sa kamay ang maraming utang.
utang. Taas sa kamay na wala nang pera, marami pang utang. Taas sa kamay na gusto magnegosyo, pero walang puhunan. Mga kababayan, 20 taon ang buhay ko. Ang ginagawa ko ay tumulong sa kalimit na negosyante. Yan ay sa pamamagitan ng programa kong Radyo Negosyo sa ABS-CBN DZNM. At alam ko ang pangangailangan ng maliliit na negosyante sapagkat ako'y nag-umpisa rin ng maliliit na negosyante. At ang aking review center ang tinawiran ng isang inyong Pilipino para maging profesional. At ang ilan dito ay nandito ilan sa mga produkto kayo narinito ngayon. Baka ang inyong mga kapatid, inyong mga pinsan, mga inaanak ay produkto ng Carl Balita Review Center. Kaya naging profesional. Mabuhay ang mga Pilipino professional. Marakamay niyo sila. Mga kababayan, kailangan natin ang mga bago dahil gusto natin ang pagbabago. Dahil marami tayong problema. Tama o mali? Ito, usapang matino, sagutin niyo ang tanong ko. Taas ang kamay ng maraming problema. Kayo ba bibitaw sa pag-asa? Kayo ba lalapit sa pananampalataya? Kayo ba inalaban sa hamon ng buhay? Mga kaibigan, meron ako ibibigay sa inyong advice, pero pwede ba ako mag-request sa inyo? Pwede po bang ilabas nyo ang inyong cellphone kung meron, at ilabas nyo ang flashlight ang inyong cellphone? Marunong kayo? Flashlight and cellphone. At yung ating technician, pakipatay po ang audience lights. Yan lang nyo. Patayin po natin ang house lights. And may aawitin akong awit para sa inyong lahat. Sana po maalalan ang number 6 para balita, ang mabuting balita ng Senado. At maalalan ninyo ang awit na to na ang mensahe ay ang pag-asa. Play music. Nasaan po na ang palakbama mo? Sige, ilabas na balita niyo sa langit ang liwanag mula sa lupa. Ngayon ang panahon para sa iyo, huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, narating ng ligaya. Ang isipin mo'y may bukas na nalaitit sa'ya. Kapit mo ay hindi handa upang
yung mga nasawi, nasa bahay, nasa taas, nasa tabi. Napakalungkot ang pakiramdam namin noon. Kaya sinabi ko sa sarili ko, napakalaki dapat gawin namin para mawala yung sakit, yung sama ng loob. I'm sure na alala pa natin yung mga mahal natin sa buhay. Alam ko marami sa inyo na trauma mentally. Halos masira ng bait, na-depressed, naiiyak na lang, nalulungkot na lang. Kahit ngayon, tumitingin ako sa dagat, tinitingnan ko. Ano ba yan? May bagyo ba? May pandemya bang darating? Kawawa naman yung mga kababayan natin. Kaya ako po, nung nilapitan ako ni Mayor Rusko, 6 months ago, nasamahan siya. Sabi ni Mayor Rusko sa akin, Doc Willie, samahan mo ako bilang Vice President. Matutulungan mo ang milyong-milyong Pilipino. Mabibigyan mo sila ng pag-asa. At alam niyo naman, hindi tayo politiko. Talagang gagawin ko ang lahat. Kahit anong mangyari, gagawin ko lahat para matulungan kayo sa abot na aking makakaya. Lalo na gamit ang pondo ng gobyerno. Talagang walang korupsyon gagawin natin. Pagdating sa gamutan, libreng check-up, di ba? Ang mga kotse at jeep may check-up, tayo walang check-up. Libreng maintenance, madali lang yan sa akin. At marami kaming tatayong ospital ni Mayor Isko para matulungan kayo. Ang hinihingi ko lang po, sana 2 araw na lang, tapos ang kampanya. Ito na ang pinakahuling ano namin huling sorti sa probinsya. Kayo ang pinili namin na huling makita bago yung eleksyon. At yung meeting ni Abance sa Maynila na yun sa Tondo. So, kami natutuwa, nalulungkot kasi itong mga kasamahan namin. 4 na senador, tatapatin ko kayo. Parang mga kapatid ko na to. Talaga naging close kami. Ang usapan namin, kahit sino sa amin manalo, kasama na yung iba. Pag nanalo ko, kukunin ko rin 4 na senador natin, di ba? Ang gagaling di ba? Maganda yan, maraming utak, tulong-tulong tayo. Di ba? Huli natin Samir Aguto sa kababaihan. Atty. John Castriciones, napakagaling, Secretary ng DAR. Joe Petrison, paglalaban tayo. Carl Balita, nurse, educator, midwife, galing pa kumanta. So ito sa panahon ngayon, actually, pasalamat lang ako sa lahat ng mga media. For a long, long time, marami ko na kayo makasalamatan. Maris Umali, si Pat, Pia Ranada, at ating mga kasama, sila George Carina. Thank you so much sa mga volunteers. Diba? Sa mga volunteers na talagang naghihirap, nagpapawis. Kanina lumapit sa akin si Mr. J. Caravales. Ano siya eh, visa siya pero nag-switch na daw siya kay Doc Willie 2 days before the election. 2 days na lang. So, thank you so much. Alam niyo po, tulungan niyo po kami. Kahit ano mangyari, alam mo ako, win or lose, babalik tayo dito sa Tacloban. Talagang tutulong tayo, kahit ako lang eh. Kahit magdala lang ako ng gamot, okay na kami dito, please, eh. Oo, hindi kami takot. Pero kung nanalo kami, dadali natin barko. Diba? Parang mo kami kami gamit. So yun lang po, thank you so much. Kaya naman natin sinamahan si Mayor Isko Moreno sa lahat ng tumatakbo. Siya lang talaga yung kayang gumawa na talagang malaki, may tutulong sa inyo. Kasi galing siya sa hirap eh. Alam na yung hirap ninyo. Kaya niya magtayo ng mga ospital, pabahay, talagang makikita niyo mamaya ang mga sakripisyon niya. So yun lang po, thank you so much. Ilang araw na lang, pagdarasal ko kayo. Sana gumanda ang Pilipinas. Kahit anong mangyari, gagawin ko lahat habang nabubuhay ako. Dahil mahal na mahal ko kayo. Naniwala kayo dyan. Wala na politiko mas magmamahal sa inyo kaysa sa akin. God bless po. Thank you so much. Thank you. Maraming salamat po ang susunod na Vice Presidente ng Pilipinas, Manuel Bongbongsi! Maraming salamat po!
bilang Vice Presidente ng Pilipinas. Alright! Unang muna sa lahat, pasalamatan po din natin ang lahat ng riders or riding community na New Year also. Yes, maraming salamat sa riding community ng Region 8 na pumili tayo sa kanila. Hindi tayo nandito ay nabe. Of course! Alright, okay. And of course, ang ating mga kapulisan ko yung chain the visa. Maraming salamat po sa inyo. Yung mga members na nandito na yun. Ito po ang ating nakakabay na PFP. Maraming salamat po sa ating lahat. At saka po, pasalamatan po na natin ang Access 5. Yes, para sa ating communication na Access 5. Maraming salamat po. And of course, sa inyo lahat na dito ngayon na pala. Ay, sa iyo mo din, Atty. Ed Igano.
Dennis, Ernie, Igmen, Glenda, Cagado, Leo, Cabigas, Attorney Bonbon, Banderaso, Tito Morante, at Riders Emergency Responders. Maraming maraming salamat sa inyo. At National Senior Citizens Affair, Lola Ruby, ang Presidente ng Reduli. So, ngayon kasi, sino dito, mapapakasakali lang ako ha, alam ko marami sa inyo dito si Buhano speaking, tama? Meron ba dito marami? Meron marami dito? Lahat kami waray. Takluban kami waray. Sa inyo. May trivia ako sa inyo. Marites! Ako, pinanganak sa tuto. Nag-aral sa tuto. Lumaki sa tuto. Naging basurero sa tuto. Naging sidecar boy sa tuto. Naging artista sa tuto. Naging public servant sa Tondo. Bumuhay ko Tondo Maynila. Pero ang hindi may tutubli, ang hindi may tatanggi, ako ay 100% 100% ha? Bisaya. My father is from Antique, Raya, Ilonggo, Malambing. Sabi nga, sa sobrang lambing ng Ilonggo, patuloy ko mo. I love you! I love you, Lambing! Ang nanay ko, taga-sama. Ahalin at saka Labisares. Rewaray. Kung pinatalo ko na, walang utay. Opo. Kung nagubuhay lang. Kung nagubuhay lang ang nanay ko. Kung nagubuhay lang ang nanay ko. At badali ko siya rito. Siguro mo, hindi niya maisip na ang isang kasambahay o katulog o wariwaray nagpunta sa Maynila, nagtrabaho sa pamilyang abogado bilang kasambahay, nakapag-produce ng kandidatong presidente ng bansa. Mga nanay, mga tatay na nandito, mahirap ang buhay. Napakahirap. Pero sa mga nanay, sa mga tatay na nandito, huwag kayong susuko. Kahit nga mahirap sa buhay, lahat na ng dilubyo, inabot ng Leyte. Landslide ng araw, bagyo, dagat, hirap ng buhay, walang trabaho, walang makay. Pero bagay na pinagpapasalamat natin sa Diyos. Bakit? Kita ninyo ngayong gabi, buhay pa kayo. Anong ibig sabihin? May pag-asa pa. Tama ba? Ngayon mga kababayan, ipaalala ko sa inyo, ilang tulog na lang. Pasko na! Pasko na! Ilang tulog na lang. Isko na, hindi Pasko na!
Isko na! Isko na! Isko na! Isko na! Isko na! Isko! 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 Gusto kong ipaalala sa inyo. May nangako sa ating mga Pilipino. Ipinaalala sa mga bata. Laging ipinapaalala sa mga bata. Ang nangyari sa EDSA 1986, nagrevolusyon ang tao. 1986, pinangakuan tayo ng mga politiko. 1986, pinangakuan tayo ng pagbabago. Ngayon 2022 na, ang pangako pa rin sa atin, pagbabago. 1986, ipinagkalandakan sa atin, sobra na, tama na, alisin na. Pagkaisa. Pinagkalandakan sa atin. Pero hanggang ngayon, mga kababayan, hanggang ngayon, hinahanap niyo pa rin ang pagbabago. Matanong ko kayo, kanina tinanong kayo ni Carl Barita, tinanong kayo kung kayo may pera. Nasaan naman ang kulang ang pera? Nung isang buwan, yan din ba ang problema nyo? Nung isang taon, yan din ba ang problema nyo? Limang taon na kakaraan, yan din ang problema nyo? E bakit paulit-ulit ang problema nyo? Baka paulit-ulit din ang binaboto niya. 1986, magkaaway na ang pula at dilaw. 2022 na, ang magkaaway pa rin pula at dilaw. Ay, mali, yellow pink pala. Kahit na mag-pink yan, dilaw pa rin yan. Ang itlog na maanat, pag hiniwa mo, dilaw pa rin sa loob. Pero, tatanong ko kayo, binoto naman natin sila. Tingnan ninyo, binoto natin sila. Una natin binoto, pula, ilang taon, 21 years, naglingkod sa atin. Real talk lang tayo, real talk tayo ngayon. Okay. Chill lang. Binoto natin sila, binigyan natin sila ng pagkakataon. 21 years, maaaring may ginawang mabuti o maaaring may kulang din. Ayan ha, pantay tayo sa usapan para walang sirahan. Binoto natin ang pula, 21 years, may ginawang mabuti o maaaring may kulang din. Pero hindi pwede itanggi, binigyan natin sila ng pagkakataon for 21 years, ayusin ang buhay natin. Tama, mali? Tama! Punta naman tayo sa kalaban ng pula, dilaw. Binoto rin natin sila. Ilang taon? 18 years. Maaaring may ginawang mabuti
kung maaaring may kulang din. Puro kulang! Pero hindi pwedeng itanggi, binigyan natin sila ng pagkakataon mamuno sa atin. Tama, mali? Tama! Tacloban, magaling ba kayo sa math? Yes! 21 plus 18. 39 years. Ang tanong ko sa inyo, Tacloban, after 39 years ng pula at dilaw, kamusta kayo? Sensei, sa Tagalog, pare-pareho pa rin. Tama ba? Mga taga-Tacloban, mga taga-Leyte, kailan nyo, mga kababayan, kailan nyo ba tutulungan ang away ng pula at dilaw? Masaya ba kayo na araw-araw na mong problema ka kung may pamasahe ka, may pambayad ka ng upa, may pamalingki ka, pero pinapanood mo yung mga malalaking angkan sa politika, araw-araw nagbabangayan. Yung ba ang gusto natin ng buhay? Mga taga-Tacloban, mga taga-Leyte, at kababayan, kung pagod na kayo sa away ng pula at away ng dilaw, abi na po nato. Maiba lang. Iba naman! Hey guys. May away! Ito, may away! Ito, walang away! Chill lang! Mga kababayan, sa Mayo and Wepe, apat na araw na lang halos. Sumahan ninyo po. Sumahan ninyo po. Magkaroon naman tayo ng kapalatagan. Magkaroon naman tayo ng peace of mind. Tao naman ang pag-usapan. Kayo naman, harapin natin ang tunay na kaaway. Ano ang tunay na kaaway ng ordinaryong pamilya Pilipino? Kahirapan. Maswerte na maswerte kayo, mga nangatira kayo. Hindi natin alam ilang Utek pa, ilang Yolanda pa, ilang Agaton pa, ilang Lansag pa ang kakarapin ng Leyte. Tapos malalaman mo ang maging ibabaw. Pula, dilaw, ay yelupin pala. Mga kababayan, hindi ko po ito laban. Gusto ko lang ipaalala sa inyo, hindi ito tungkol sa akin. Hindi ito tungkol sa mga kandidat. Tungkol ito sa buhay mo at buhay ng anak mo sa loob ng 6 na taon. Sa akin, pag wala ko sa pwesto, walang bago sa akin. Bakit? Rintok tayo rito. Itong salamin, itong singsing, itong relo, itong damit, itong pantalon, itong sapatos, lahat ito, wala sa akin ng araw. Kaya pag wala ko sa pwesto, walang bago sa akin. Pero paano kayo? Hanggang kailan kayo maghihintay ng pagbabago? 1986 niyo pa yan, hinihintay. Hanggang ngayon,
ano? Uy, babago, babago, babago. Unity, unity. Mga kababayan, samahan ninyo ko. Bakit ko kaya magbigay ng peace of mind? Alam niyo bakit? Wala akong babawiin. Wala akong kaaway. Tingnan ninyo. Ito, magnilay-nilay kayo. Pag-isipan nyo maigi. Pag binoto nyo po na, good for you. Nakapamili na kayo. Pero hindi tatahimik ang bansa, aawayin ng dilaw. Guguluhin ng dilaw. O di na yun nangyari sa Rockwell. Mayayaman pa yun. Nag-aral pa yun. Hindi pa nabubuto, nakakaaway-away na. O, pag binoto nyo naman dilaw, good for you. I-respect ko kayo. Pero tingnan ninyo, pag nanalo ang dilaw, ang unang gagawin, pag-iigantihan ng pula. Pag-iigantihan si Duterte. Bakit? E magkakaaway sila. E bakit ko kaya bigyan ng peace of mind? Wala akong kaaway. Sila, kakompetensya ko. Kakompetensya ko sila. Kami sampu, magkakompetensya. At hindi ako titigil magkompetensya hanggang 11:59 ng Sabado ng gabi. Wala akong babawiin. Bakit? May galing lang ako sa basura. Ano ko mababawiin ko? Tama ba? Walang away, walang higantihan. Focus lang tayo sa problema ng tao. Mga kababayan, niyawa ang Diyos sa tulong ninyo. Binigyan ninyo ko ng pagkakataon. Ano naman ang aasahan niyo sa akin? Ang ibibigay ko sa inyo, simpleng gobyerno. Sa sobrang simple, hindi ko na kailangan mag-isip. Opo, anong gobyerno ang aasahan niyo sa akin? Murang bilihin. Murang kuryente. Murang gasolina. Trabaho. Eskwelahan. Pabahay na hindi nababagyo. Ospital. O, tapos na. Uwi na. Yun lang. Ano? Makikinabang ba kayo doon? Mararamdaman niyo yung gobyerno? Dahil yun ang alam kong gobyerno. Diretso sa tao. Pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng tao. Pagsumweldo, sapat para makapamuhay ng pamilya. Yung anak, papasok sa eskwelang maayos. Yung ama, magulang, nagkasakit, papasok sa ospital, na gumapasok ka pa lang, nabubuhay ka na. Hindi yung ospital na Mona Lisa. Alam niya yung Mona Lisa ng ospital? They just lie there. And they die there. Hindi po. I always wanted the best for you. Why? Mahirap. Maging. Mahirap. Alam ko ang pakiramdam nyo kapag gumahapdi ang sukmura nyo. Kaya mga kababayan, ilang gabi na lang, malapit na. Kaya sa inyo, Tacloban, Leyte, sasamahan nyo ba kami sa Mayo and Webby? Maris? Maris! Sasamahan niyo kami dito, Kwili? Kamusta na ang kamay? Aasa ako sa inyo, Lente. Aasa ako sa inyo. Bilis-kilos kami. Sisigilin ko kayo. Mapatayan kong boto rito sa Tacloban. Sa Gulaywan, ako naman ang sigilin niyo. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Salamat, mga kababayan, ng mga ito.
Maray Maray. Maraming maraming salamat sa inyo. Huwag kayo susuko. Tuloy! Anyaman! I love you!